Welcome to Information TV Educational Channel 3. Narito ang latest and updated weather update sa oras na ito. Alamin ang lagay ng panahon na mula sa pinagkakatiwala ang tagapaghatid. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, pindutin ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa weather update. Disclaimer, video courtesy and credits to the respective owner. Maraming salamat po. Patuloy ang epekto ng northeast monsoon or amihan dito po sa Northern Luzon, habang nagpapaulan na ang easterlies o yung hangin galing sa Pacific Ocean sa silangang parte ng Mindanao. Bagamat wala tayong inaasahang bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility hanggang sa weekend, patuloy naman po itong mga kumpol ng ulap sa mga susunod na araw. So ito yung magpapaulan sa malaking bahagi ng Mindanao, and somewhere dito sa may cloud clusters, possible po na may mabuo na isang low pressure area base na rin sa pinapakita ng ating mga weather models. Pero wala sa mga ito ay magiging isang bagyo. Ngayong araw, asahan po dito sa may extreme northern Luzon ang maulap na kalangitan na sasamahan pa ng mahina hanggang katamtamang mga pag-ulan dahil po yan sa amihan, particularly sa Batanes and Babuyan Islands. For the rest of Cagayan Valley, gayon din po ang Cordillera Administrative Region at Ilocos Region, asahan po ang partly cloudy to cloudy skies. Mataas ang tsansa ng mga pag-ulan, lalo na po sa hapon. Ito yung mga mahihinang ulan lang, lalo na dito sa may Ilocos Region, sa Cordillera Region, at maging dito rin po sa may area ng Zambales, sa may Central Luzon. For the rest of Luzon, partly cloudy to cloudy skies tayo in general. Mataas yung tsansa ng mga isolated rain showers, lalo na po dito sa may silangang parte, particularly sa may Camarines Norte, Quezon Province, and Aurora. Sa Metro Manila, partly cloudy to cloudy skies din, may chance na mga panandali ang pag-ambon, pagsapit ng tanghali, as well as sa natitirang bahagi po ng Luzon. Yung temperatures natin, hindi kataasan, hindi naman kababaan. For Baguio, from 15 hanggang 22 degrees Celsius. Dito sa Lawag and Tuguegarao, pinakamainit na po ang 29 degrees Celsius. Metro Manila hanggang 30 degrees. Tagaytay hanggang 29 degrees din po. At dito naman sa Bicol Region as well as sa Mimaropa, nasa 31 to 32 degrees Celsius ang highest temperatures. Sa ating mga kababayan po dito sa Caraga and sa Davao Region, magiging maulap ng kalangitan at sasamahan pa ng kalat-kalat na light to moderate with at times heavy rains po yan kapag may mga thunderstorms, epekto ng easterlies. So mag-ingat po sila sa posibleng mga pagbaha or landslides. Dito naman sa natitirang bahagi ng Mindanao, partly cloudy to cloudy skies, mataas yung chance na mga isolated rain showers or thunderstorms, lalo na sa may northern Mindanao, sa Bangsamoro Region, kasama na itong Sulu Archipelago and Soxargen, pagsapit po ng hapon hanggang sa gabi. Sa ating mga kababayan po sa Visayas, bahagyang maulap ang kalangitan in general throughout the day. So maraming times po na magiging maaraw naman, at aasahan lamang yung mga saglit na pag-ulan, lalo na po dito sa may Northern Samar and Eastern Samar, epekto ng easterlies. Yung temperatures natin for Visayas, posibleng umakyat sa 31 degrees Celsius. Ganyan din po dito sa may area ng Northern Mindanao and Caraga Region. For Davao, mula 24 hanggang 32 degrees. At pinakamainit naman sa Zamboanga City, posibleng umakyat sa 34 degrees Celsius. Sa ngayon po, wala pa rin tayong gale warning given na mahina yung ating northeast monsoon. Asahan lamang yung hanggang 2.8 meters dito po sa baybayin po ng Northern Luzon, sa silangang baybayin ng Central and Southern Luzon, gayon din po sa Visayas. And then for the rest of the country naman po, yung mga baybayin natin is slight to moderate, hanggang 2 metro po sa open sea. For Metro Manila, simula po sa weekend hanggang sa Lunes, February 21, partly cloudy to cloudy skies tayo. Mababa ang chance ng mga pag-ulan pagsapit po ng Sabado, and then sa Sunday and sa Monday, tanghali hanggang hapon po, possible yung mga pulupulong may hinang pag-ulan lamang. Sa ating mga kababayan po at mamamasyal sa Baguio City, sa Sabado ay bahagyang maaraw po, partly sunny tayo, at meron lamang chance na mga pulupulong may hinang pag-ulan pagsapit ng hapon. Sunday and Monday, generally fair weather conditions din tayo, at mananatili pa rin po may kalamigan mula 15 hanggang 23 degrees Celsius. Sa ating mga kababayan po sa Legazpi City and for the whole of Bicol Region, asahan natin sa weekend bahagyang maulap at minsan maulap ang kalangitan
Throughout the day po yan at meron lamang mga pulupulong pag-ulan as early as morning possible, sa hapon possible din po yung mga rain showers. Then pagsapit ng Lunes, posible na maging maulap dahil sa tinatawag pa rin na shear line o yung pagtatagpo ng amihan at ng easterlies. So yung mga pag-ulan natin, mga light to moderate with the time heavy rains as early as morning of Monday. So mag-ingat sa mga pagbaha or landslides. Sa atong mga kaigsaonan din ha, sa Metro Cebu, sa Sabado po, halos buong araw magiging maulap. Partly cloudy to cloudy skies, meron tayong chance na mga isolated rain showers as early as morning. Sa Sunday, generally magiging maaraw naman po, no? So ideal na magsampay or maglaba at mamasyal. Then possible lamang yung mga isolated thunderstorms pagsapit po ng gabi. Sa Monday, partly sunny tayo sa umaga and then mataas ang chance na mga pag-ulan pagsapit ng tanghali hanggang sa hapon. So wala naman itong kinalaman sa bagyo or LPA. Panghuli sa atong mga kaigsaonan din ha, sa Metro Davao, by Saturday patuloy pa rin po ang cloudy skies with some scattered rain showers and thunderstorms either from the easterlies or the trough of a low pressure area. So mag-ingat pa rin po sa mga pagbaha. By Sunday and Monday, mas kakaunti na yung mga pag-ulan, but then pagsapit po ng hapon, nagkakaroon muli ng mga thunderstorms. In general, partly cloudy to cloudy skies tayo pagsapit ng umaga. Si Haring Araw po ay sisikat 6:19 ng umaga at lulubog ito isang minuto matapos ang alas 6 ng gabi. Yan muna ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng DOST Pag-asa. Ako po si Benison Estareja na nagsasabing sa anumang panahon, pag-asa ang magandang solusyon.